The lemongrass. Bibili ako nito na ilang puno para madagdagan yung tanim ko dun sa tabi ng bakod namin sa backyard. Hello, 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 hello. Good morning. Andito tayo ngayon o andito ako ngayon dito sa vegetable farm ng aking pamangkin at pinsan. So ang mga tanim nila rito ay assorted vegetables and lots of leafy green vegetables. So ando doon yung may-ari na pamangkin ko. So pupuntahan ko maya-maya para makita kung paano ang pag-harvest nila. Hindi na ako nagpaalam na pumasok dito sa farm nila. Pero nag-web na naman kami sa isa't isa habang namimita siya. So puntahan natin maya-maya. Ang una nating ipapakita nga pala ay itong talbos ng sitaw. Ayan po, napakalawak. Talbos ng sitaw, ayan. May mga jute, saluyot. Yun naman sa kabila, okra. Ito yung climbing beans. Ayan, ito ang climbing string beans, yung mahaba. Right now, I'm here at the squash farm ng aking mga pamangkin. At ito, kasalukuyang namimitas tuwing umaga. Actually, nakikita ko silang namimitas for the first time, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para makalapit sa paano ang pamimitas nila. Ito, namimitas sila ng kalabasa. At ito si Madam Pamangkin. Araw-araw namimitas. Good morning. Magandang umaga, Pamangkin. Good morning. Oh, ito ang bali asawa ng pamangkin ko. Siya si Madam. Isa siyang teacher, pero pagkabakasyon, ito nagbubukid sila. At ipakita natin yung mga bunga ng kalabasa. Ayan po, oh. So, ang dami pong bunga, araw-araw, everyday, namimitas sila. So, ayan, ito pa, oh, ang dami. Ayan, eh. So, dito lang sa barangay, marami na silang customer na dinadayo na sila. Instead na dalhin sa public market o doon sa bagsakan, ay hindi na nila dinadala. So dito lang sa aming barangay, nagpupunta ang mga mayroon silang mga big buyers at saka yung mga iba nagre-retail. So ito, na maluwag din itong squash farm nila. Ayan o. Hanggang doon pa. So ang makikita natin dito, assorted vegetable farm. And then they have also a lot of green leafy vegetables. So I can say this is a green, yellow and leafy vegetables. Hindi lang po vegetables ang kanilang tanim. So mayroon pa rin nakita ko kanina doon yung boksoy or pitsay. And then yung seedlings ng punla, ng palay. Marami rin saluyot, jute. So mamaya, payag namang ma-interview ang ating owner. Ito, lapitan natin. At siya ay namimitas ng bulaklak. Squash flower. So, ayan. Squash flower. Ayan, ayan. Ang dami. Umaga at hapon. Ito, mostly umaga, nag-o-open na yung, sa gabi, nag-o-open na yung bulaklak. Ito. Ayan.
So andito ang ginto na araw na hindi na kailangan na bumili. Sila ang supplier. Ako naman madalang na makabili dahil may konting garden ako. So yun na lang pang araw-araw namin doon na ako na kinukuha. Kung ano yung wala sa akin, dito na lang kami bumibili. So interviewin natin mamaya itong aking pamangkin pagkatapos nilang mamitas. At ito na ang unang napitas nila ngayong umaga. Nakapak na yung mga kalabasa. Siguro ano na yan, order na yung mga yan. At ito naman yung sa kabila, ito yung sa katabi niya pala. Yung talbos ng sitaw. At ito naman ang bunga ng sitaw. At ito ay bulaklak ng kalabasa. Masarap din sa ginataan. At yun naman ay okra. So ayan. So antayin ko sila na pumunta rito sa kanilang kubo. Andito ako sa lilim ng kubo. At ito naman ay bagong tubo na pitsay o kaya buksoy. So nakatanim yan na pear plot. So siguro mga 10 days na yan. Yan o, maluwag din ito o. Direct seedings ika nga. So ang alam ko pagka ganito, ititining na lang ito pagka yung pwede nang mag-harvest. Kasi kung ita-transplant, pwede rin i-transplant yan. Ayan. So maluwag. Ay, yung kabila naman na green na yon, punla ng pala yon. So ayan. Okay, so andito na tayo sa munting kubo na dito nila sinusort out o ipinapak yung mga na-harvest nila sa araw na ito. Umagang-umaga andito na sila. So ito ay isang pamilya. Silang mag-asawa, si Rian, pamangkin ko, at saka ito si Madam Mrs. Ngayon, itong dalawang anak nila na lalaki, wala kayong babaeng anak? Mayroon po, nagluluto. Ayun, nagluluto pala yung babae, yung anak nila. Bali, tatlo? Ako. Okay. So, ito ang na-harvest nila sa umagang ito. So, hindi ko natatanungin kung magkano ang pagbibintahan or estimate. Next time, babalikan ko sila for paano, magkanong kinikita. At ito naman ay para sa akin. Ayan. Meron tayong isang bag na gulay. Oh, ayan. So maraming salamat Family Ramos, mga pamangkin ko at saka mga apo. So ito ang ano nila. Na harvest. Hindi ko na tatanungin kung magkano magbibintahan. Babalikan ko sila for the next interview. So abangan po ang pagbabalik ko sa kanila. So if you enjoy watching guys my video, so please comments down below. And if you are not connected yet to my channel, please don't forget to like, comment, and click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong mga video. So guys, thumbs up! Alright. God bless.